Hi guys, welcome back to my channel, Alimi Online po. Guys, update lang po, no? Meron lang akong saglit na announcement dun po sa mga dati na po nakasubscribe sa atin at sa mga magiging bago nating mga subscribers dyan, ano. Guys, nag-launch po ako ng yung membership natin kasi qualified na po tayo doon, ano. Meron na pong ganito, makikita niyo po yan sa channel ko, yan yung join button na yan. Pag kinilig po ninyo yan, meron po dyan process para kayo po ay maging member ng membership ng ating Academy Online po. Ang kagandahan po kasi nito guys, inactivate ko ito. Siyempre gusto ko rin po makatulong, especially doon sa mga aspiring na vlogger dyan, no? Lalo po yung mga gustong mag-vlog about sa mga coins din, mga coin review. Matutulungan ko po kayo kasi pag nag live streaming po ako, especially pag naging member na po kayo, yung live streaming ko po, dun ko po ibibigay mga tips and advice sa inyo kung ano po yung mga dapat ninyong gawin. At syempre, pwede po tayong mag-grow dito, lahat po ng mga members, magko-connect po tayo yun eh. Bawal lang kasi sabihin yung salitang sa policy kasi ng YouTube, no. Pwede niyo pong palakihin niyan inyong mga bahay ninyo, yung inyong pong channel, sa pamamagitan po pag nagpa-member po kayo dito. Magtutulong-tulungan po tayo dito. Ayan po. So mag-join po kayo at pumili po kayo ng membership niyo kung ano pong level ng gusto niyo. At may payment naman po diyan, mayroon pong mababang payment diyan monthly. Huwag po kayo manghinayang doon kasi po yun nga po, kung gusto nyo po maging aspiring vlogger, gusto nyo maging vlogger, matutulungan po kayo dyan. So tulungan po tayo. Ayan po. At hindi lang yun guys, ano, at syempre doon po sa mga magiging loyal sa ating membership, napakalaki po ng chance na kayo po ay aming ma-invite, no? Dito magkikita-kita po tayo personal para maging personal at solid po ang ating pagiging magkaibigan. At pag siyempre pag dumami pa ang ating mga member niya, magkakaroon na tayo diyan ng siyempre ng mga perks and giveaways. So sana po tulungan niyo po ako dito. Mag-member po kayo guys. At aasahan ko po yan at mag-a-announce pa po ako kung ano po yung mga dapat natin gawin dito kapag nakapasok nga po kayo sa membership natin. Ayan. So diretso na tayo dito sa ating content. Alright guys, unahin po natin itong 1996 ko, no? Ayan, 1996. Ang problema guys, itong 1996 ko ay meron pong mint mark. Dalawa po yan eh. Ayan. Meron po itong mint mark. Ang nagkakahalaga po ng 800 to 1,500 pesos ngayon ay yung 1996 po na walang mint mark. Yun po kasi yung rare na eh. Ayan, dalawa po yan siya. Pareho silang may mint mark. So kung meron po kayong 1996 na ang kondisyon, kahit mga ganito ang kondisyon or uncirculated, kapag uncirculated, nasa 1.5 na po ang palitan yan, ano, sa ng mga coin collector. At ayun po ang kanilang presyuhan dyan. Ngayon naman, dito naman tayo sa 1998. Kunin natin ang ating 1998. Meron po akong dalawa guys, 1998. Kaso ganun din ang problema, ang 1998 na to ay yung pong common, yung walang mint mark. Kaya ang pinapalitan po ng 800 to 1.5 yung 1998 po na meron mint mark. Yan. Yung gawa dito sa BSP, ano, ito kasi walang mint mark eh, RCM po ito eh, Canadian minted po ito eh. So ayan, so nagkabaliktad sila. Dapat yung 1998 ko may mint mark, yung 1996 ko ay walang mint mark. So wala pa po akong hawak nun. At least meron tayo example dito. Okay, ngayon naman mapunta tayo sa website natin. Check natin yung percentage nito. No? May record dyan guys sa Lumista. Makikita natin dyan yung mintage naman. With mint mark and without mint mark ng 1996 and 1998. Alright. Ayan, diretso tayo sa years, sa bandang ibabayan makikita eh. Ayan, sa mga bago lang dito sa ating channel, subscribe po kayo guys, marami tayong matututunan.
dito sa ating pag-review ng mga coins. Ayan guys, so 1996. 6% yung without designer. Para paliktad yata. Mataas yung percent na walang hindi kaya nakabaliktad lang ito. So, comment nyo nga guys. Parang baliktad siya. Kasi ang binabayaran ng 800 to 500 is yung ano, yung walang mint mark. Pero dito ang taas ng percentage niya, no? Tapos yung with mint mark, yun po ang mababa ang percentage. Eh, yun po ang marami. Yan po yung kadalasang nahahawakan natin, yung 1.6 na yan, yung with mint mark na 1996. No? So hindi natin sure dito kung nagkabaliktad ba itong record nitong animista. So pakicomment nyo nang ma-survey natin yan. Guys, so meron na punta tayo dito sa 1998. Ito, 1998, 24% Obers 1 RCM without. Ayan, yung kanina yung pinakita ko sa inyo. Yan po yung ating hawak na dalawang piraso. Without mint mark siya. Siya po yung common. Ayan. So, dito sa Animista, ang kanyang value sa uncirculated is 35 pesos. At least may value, di ba? At yung sumunod na 1998, yung 2% Obers 1 with the mid-mark and design. Ayan. So, 2%. 2% guys, hindi, at least ibig sabihin po, hindi sobrang baba nitong 1998 na to. So, mayroon pang chances na makakakuha kayo nito kasi 2% eh. Hindi naman siya sobrang baba. Hindi kagaya nung year 2005 na 1 piso na parang 1.1% lang yun. So, mas mababa po yun. Kaya napakahirap. Ito, 2% eh. So, ayan. Sa verifying condition na 18 pesos sa kanyang value rito sa Animista, pero sa price list ng mga coin collector guys, 800 to 1,500 na po ang kanyang palitan, no? Ayan, sana na ibigay ko sa inyo guys na ito, sana nalinaw natin itong presyo nito nga without and with mid marks sa 1996 and 1998. At paalala ko lang ulit guys, ano, mag-join na po kayo yung mga dati dyan at yung mga bagong magiging member na ating Kalimi Online Hunters. Magiging isang pamilya po tayo. Sama-sama po tayo magpapalaki dito. So, doon po nyo malalaman pag ako po yung nag-live stream na. So, until next time po, God bless you all guys. I'm out.